ExpressWay! First time! Woo! Shut up! Good morning mga pards! May gagamitin tayong motor! Isang old model na KYMCO exciting. Woo! Excited na ako! Pupunta kami sa North Expressway. Mag-breakfast ride lang kami with the DJ DLS group. So gamit natin ang XCITING400S. Woo! Sarap! Sarap siya talaga! Sarap! Gamit natin yung 400S na KYMCO. Ooh, so sanayin na natin sarili na matangkad siya. Wala na tayong magawa doon. Tangkad siya talaga. Pero okay to. Kaysa sabi nila, ito mas aggressive to kasi naka CVT na to eh. Upgrade eh. So sabi nila mas mabilis compared dun sa isa. Basta tumatakbo lang ng 100, okay na ako dun. Yan, excited na akong makuha yung aking motor sa Thursday. Sure na tayong kunin natin yan. Ayoko lang talaga yan. Nadidistract ako sa lapad ng tenga niya. Alright, let's go. So far okay naman yung ano. Okay yung height talaga nito compared dun sa bago. Kasi yung bago medyo matangkad siya ng konti. Kasi kung ibababa ko pa yung upuan ko, baka tong tuhod ko tumaas na eh. Tama pala. Tama. I think good decision na yung hindi na siya pababain ng ano. Kasi medyo matangkad na rin naman ako eh. Kailangan ko lang ng sapatos na tama. Ayan si Dada. Saan ba yung ano? Saan ba tayo? Sa Mindanao. Mindanao, Abu. Malapit lang yun? Oo. Dundan mo lang. Pag yung bago bro ang mataas. Okay. Wala sa edad yan. Wala sa edad. Wala sa edad yan. Pugi talaga na try. Oo. Mga parts, daan-daan lang ha. Sabay tayo. Ay nako, sige. Hindi ako takot. Wow. Grabe oh, guwapo talaga oh. Bagay na bagay sa mga may edad. Ang sarap dito ba? Ala tayo dyan. Adik sa speed dyan eh. Watch, bagay na bagay sa'yo. Para kang 23 years old pag nakatalikod. Oh, bro. Bumabata ka, Brad. Wag, mahal na mahal ni Maui yan. Excuse me. Maui, hindi ko pa nabigay yung pera, ha? Pwede pa yan. Ah, mag-isip-isip ka. ExpressWay! First time! Woo! Sarap! Hahaha!
Ayan, yun na, mag-clerk tayo. Woo, sarap. Sabi nila, delikado daw eh. Ito yung pinaka-safest way na magpaano ng motor eh. Palagi ha. Ang sarap ng daan, ang ganda. Oops. Ay, grabe siya. Ang hihina nyo. Nasa siya eh, parang nirelease sana yun, no? Magalaw lang yung gulong sa pavement. Doon ako nawiwirduhan. Sa pavement, yung parang may konting ano, may oh, gumagalaw siya. Mukhang ano yata tong gulong ko, bro. Yung kulang sa hangin, gumagalaw siya talaga. Pansin ko siya every time na naliliko ako. Oh, gumagalaw oh. Dandaan na ako. Sumisipa talaga yung likod ko eh. Ang init ah? 35 likod, 32. Okay. Gumaganon bro. Yung likod, gumaganon yung likod. Oh, wala, baka malambot. Kasi pag dumadaan ako sa mga ganon, mga pavement na unpavement, gumaganon no? Oh. Weird eh. Sobra pala hangin mo, kaya ka. Sobra tigas. Sobra, kaya pala. Pero yung gulong na rin yan, palitin na rin kasi. Kaya nga eh. Ano ba yan, Pirelli? Stock pa yan eh. Oh! Yan yung Maxxis. Madulas din talaga yung Maxxis pag luma na. GS oh. Kaya kahit pas- pa yung mag-ugan, okay lang. Dito? Ah. Ay, gusto ko to! In-adjust mo yung height? In-adjust mo yung height? 12,000. Hindi, ganyan na talaga. Ah, ito talaga height niya? Flat? Naka-low setting ang GS750 pang Pilipinas. Pero at least yung height tapo mo. Saka-taka-taka mo na. Sorry. Naka-low setting yung ano niya. Pag Philippines, talagang yung mababa na yung nilapatid. Very good to me. Guwapo. Guwapo ng ano, KYMCO. Ogi. Ini-excite ko lang sarili ko. Ayan yung mga bike namin, mga ang gaganda. With Dada rides. Yan si Mr. Dada. Oh, thank you Sir Dada for allowing me to test your bike. Thank you. Ang ganda oh. Vespa Museum ba to? Vespa Museum to? Siguro. Adik. Oh. Lambreta, ang ganda ng Lambreta talaga. Gearing up. Sarap ng food bro, thank you so much. Magkano yung tambucho mo, Maui? Ano ba, Accra? Ah, kaya naman pala. Oo nga, pang mayaman talaga yan, nakakainis. Pang Facebook marketplace lang talaga ang kaya ko. Ng tag 1.5. Hindi, may ganyan na pang Facebook bro. Meron sa ano yan, sa Lazada. So, ma-vibrate ang old model. Ganda, sarap gamitin.
Mag-headsa na lang siguro ako. O siya, sige, mag-headsa na ako. Baka na ako sa'yo, Huawei ah. Bye, ingat. Oo, nag-enjoy talaga ako. Sige, sige, bye-bye, ingat. Alright. Whew, sarap pala pag nag-expressway ka. Yung feeling na safe naman. Basta marunong ka lang talaga umalalay sa takbo. Pansin ko lang dito sa Maxis na gulong, since nupudpud na yung ila lukod, napapansin ko gumagano na yung gulong ko eh, which is scary siya. Pero alalay pa rin. Nung naramdaman ko na yun na medyo pumipitik yung likod ko, medyo nag-aalangan na ako. So hanggang ano na lang ako, pinakamabilis ko 120. Pero pag maganda ang gulong nito, ay for sure baka. Pero syempre mahirap. Buti na yung safety pa rin tayo, mga parts. Testing ko lang talaga kung kaya ko mag-expressway. Kaya naman! Actually, feeling ko nga ito yung pinaka-safest na area na pwede mong i-drive. Alam mo kung bakit? Kasi wala kang kalaban eh. Kalaban mo lang talaga yung sarili mo. Kung naingganyo ka talaga na need for speed ka talaga, then yun yung kalaban mo. Kaya maraming sigurong namamatay sa tingin ko is yung sobrang speed sa mga kasama na dadala sa sobrang bilis ng takbo, tapos biglang may huminto. Yun ang problema dun. Based sa first time experience ko ngayon, nag-enjoy ako. So far nag-enjoy ako. And kaya excited na ako masyado na makuha yung aking motor next week. Na exciting, na VS. So first time ko rin mag-EDSA na naka big bike ngayon. So mag-big bike tayo, gamitin natin to. Since medyo full tank pa naman siya. Medyo traffic. Sige, ito naman yung purpose natin dito eh, mag-traffic. And natin kung kaya bang lumusot-lusot to. Atit talaga itong ano, yung tenga. Ay naman. Kailangan talaga ba ano, bili ng bagong tambucho. Ayan, for this bike. So ramdam natin yung traffic. Yung height niya ngayon, parang tumataas siya ngayon. Same nung bagong bike. Sabi ko sa inyo, bigyan niyo lang ako ng 1 month. Kaya ko na itong paandarin ng maayos eh. Tsaka pwede ko nang pangkasin si madam. Yun. Umiwalay ako sa grupo kasi gusto ko maranasan yung EDSA na naka-big bike. Kasi nga, pwede kong araw-arawin yung bike eh. Diba? Pwede ko siyang araw-arawin eh. Oops! So, ganun nga mangyayari. Maging araw-arawin ko siya. Traffic siya talaga oh. Dito sa ano? Sa QC. Yung windshield naman, regards to windshield, okay naman siya, hindi naman siya destructive kahit madumi. Tapos obviously pareho lang ng handling to sa bago. Syempre mas feeling ko talaga mas matangkad ng konti yun eh. Kasi ito talaga kayang-kaya ko naman eh. Slippery lang yung Maxis, yun lang yun. Instead na wala sa budget ko yung gulong, I have a feeling na kala ko sure na ako. I have a feeling na papalitan ko siya. Ayoko ng ganitong gulong. Safety talaga ang aking point dito. Safety muna.